bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbabawal ng paggamit ng wangwang ng mga hindi otorisadong sasakyan. Inihain naman sa Senado ang isang panukala ukol dito. Si Daniel Manalastas sa detalye. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas upang magkapangil ang kautusan ng Pangulo hinggil sa wangwang. Sa inihaing Senate Bill No. 2635 ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, ipagbabawal na ang paggamit ng mga wangwang at iba pang emergency vehicle lights sa mga hindi otorisadong gumamit nito. Papayagan lang ayon kay Villanueva ang mga sasakyan ng AFP, NBI, PNP, Bureau of Corrections, BJMP at iba pang law enforcement agencies. Kasama rin ang mga ambulansya, mga truck ng bumbero o firefighter volunteers. Ayon sa senador, tugon nito sa pulisiyang ibinaba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbabawal sa wangwang. In line with the administrative order of the president na inagrihan naman po natin, di ba? So yung violators will be fined from 1,000 to 5,000 pesos with the possibility of the suspension of their driver's license for a period of 1 year. And yung binanggit natin nung isang araw sa ating mga kaibigan sa media na yung manufacturers, distributors, importers, retailers, and sellers who engage in unauthorized sale of these accessories shall receive a fine of 50,000. Ang panukalang batas na yan, nakakuha naman ng suporta sa ilang senador. Provided na meron mga reasonable exemptions. Aside from that, ay gawan po ng paraan yung mga traffic na nangyayari ngayon dito sa NCR. Pino na naman ni Senator JV Ejercito ang mga anyay bully sa kalsada na mga convoy na dumaraan habang ang lahat ay ipit sa traffic. Kaya naman suportado niya ang adhikain ng Pangulong Marcos. Sabi naman ni Senator Grace Poe, dapat ang mga opisyal ng gobyerno ang manguna sa pag-iwas sa pang-aabuso sa daan. Pantay-pantay daw dapat sa kalsada. Ang biyahe raw ng government officials ay kasing halaga rin ng biyahe ng ordinaryong mamamayan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.